I-check natin yung brake master. Kailangan di mawalan to ng brake fluid. Ayan, may laman. Tatakpan natin. Then, i-bleed natin yung buong system. Makikita nyo, may papasok na brake fluid dyan. Ayan, nakikita nyo mga motovlog. Sabihin na natin, sayang. So, kanina wala siyang pressure. Ngayon, ang bilis. Saglit lang. Wala pang, napakabilis niya mag-bleed. Kaya matigas na siya, oh. Hindi ko na siya mapisil mga motoblog. Ang bilis niya mag-bleed. Talaga napakabilis. DIY Motoblog. And good day mga kamotovlog, no? Meron tayong pag-uusapan ngayon tungkol sa ating mga motor, lalo na sa pag-maintain ng ating mga motor. Ano-ano ba yung mga parts na mini-maintain natin sa ating mga motorsiklo? Gaya ng ating brake system, gulong, engine oil, headlight, yung mga lightings ng ating motor, and then yung ibang parte. So yung paglilinis ng ating motor. So ngayon yung ating topic ngayon ay yung paano i-maintain yung ating caliper. Halimbawa, mag-bleed tayo ng ating mga brake caliper. So yan, yan yung isang topic natin ngayon. Isa sa pinakamadaling paraan o easiest way how to bleed our brake caliper ng ating motorcycle. So, halimbawa, magpapalit tayo ng brake pad. So, palitan na rin natin yung brake fluid. So, may mga ganun scenario para yung buong brake system natin sa ating motorsiklo ay na-refresh o ma-refresh. So, meron akong isang pamamaraan kung paano i-bleed ang ating motor na pinakamadaling paraan nga. Ano ba yung mga kailangan natin materyales? Tulad nitong nasa screen. Yan ay isang halimbawa noong lotion press pump na karaniwang nakikita natin sa ating bahay, no? So, meron akong isang halimbawa dito. So, paano ito gamitin sa ating motosiklo sa pag-bleed ng ating caliper? So ituturo ko sa inyo paano gumawa ng bleeding kit para sa ating caliper, no? So yun mga kamotovlog, no, may nahanap akong sample ng press pump na karaniwang makikita sa ating bahay, no? Gaya nitong hawak ko, yan dalawa partner yan, press pump ng 2-in-1 sa buhok. Ayan. So, ito. May sample tayo. So, ano ba yung mga parts nito sa loob, no? So, ayan na. So, bali, yung parts nito sa loob, pag binuksan natin to, so, ito yung pinakatakip niya. Ito yung mahawak sa spring. Then meron niyang glass ball sa loob. Huwag niyo iwawala ito mga motovlog nyo. Then ito yung pinaka-housing niya. So yung gagawin natin dito, gagawin natin siyang one-way valve sa ating
sa pag-bleed na ating motor, no. So paano natin siya gagawin? So bali instead na mag-pump siya ng pag-anon, so ipipix natin tong area na to. Kailangan walang butas yan. Dahil yung pag binaklas nyo yun, yung buong system na yun, may butas yan mga motovlog. So ayan o. Ito yung butas na yan. Babarahan nyo yan. So kailangan mabarahan natin yan. Then yung pati itong area na to. Kailangan ma-secured natin to. Pag binalik natin siya. So para ma-secure dyan, lagyan nyo lang ng electrical tape o lagyan nyo ng oil glue. So buuin na natin ito mga motovlog. Ulitin ko, ito yung housing ng press pump, spring, glass bolt, yung pinaka nagpe-press sa kanya. So, hindi na siya dapat gumalaw. Then, ito yung pinakatakip niya. Pipix natin yan. Assemble natin mga motovlog. Palagyan natin ng glue. So, nilagyan ko siya ng electrical tape. Patuyin lang natin siya. Then sa system na to, takpan natin yung butas na to. Gamit lang tayo nitong mga dust na ng PVC dust. Ito. Ilagay lang natin yan mga motovlog. Patakan lang natin para ma-shield. Kabila, meron yan. Ayan, nabarahan na natin siya. Ilagay lang natin din ng oil glue.
and set aside, patuyuin. Then para ma-secure natin na hindi mabunot 'tong mga motoblog, so lagyan na rin natin ito. Set aside. Okay na. So yun, natuyo na siya mga motovlog. So ito, assemble na natin mga motovlog yung ating bleeding kit. So huwag kakalimutan yung pinaka glass ball nya. So ilagay lang natin yan. Then ipasok yung spring. Then, shoot nyo lang yung mga motovlog. So, ganyan. Then, i-press natin. Ayan. So, para ma-secure dyan, so lagyan lang natin ng pandikit yung pinaka dulo. So, lagyan lang natin. So, ito, lagyan natin ito ng pinaka pandikit. Then, ibalik na natin.
So ilock na natin siya. So yan, tapos na tayo mga kamoto vlog, no? Patuyin lang natin, set aside lang natin to. So ito, natuyo na siya mga kamoto vlog, no? Lagyan natin ng gasoline hose o yung mga rubber hose natin dyan. Ito, talagay natin dito. So secured natin para di siya mabunot. Lagyan natin ng ito, ng zip tie para hindi siya mabunot. Ayan, secured na siya. So yun mga kamoto vlog, no, nabuo na natin yung bleeding kit natin para sa ating mga caliper sa motorcycle natin. So ito na itsura niya. So, bali, ang function nito, dito papasok yung, pag nag-bleed tayo, dito papasok yung brake fluid. Doon sa caliper natin, dito lalabas. So, pag nag-press tayo ng brake master, so, usually ang ginagawa natin, open and close. So, instead na gumamit tayo nito, yung pinaka-valve noong ating brake ng caliper, i-open lang natin, then ipapasok natin dito. So bahala na siya mag-open and close dun sa buong system natin, no? So ito yung function nun. So bali pag hinipan mo dito to, dapat walang lalabas na hangin dito. Pag hinipan mo naman siya dito, kailangan may pumasok na hangin. So yun yung purpose nya. So, pagka nag-bleed ka, kailangan sarado. Pag binitawan mo yung brake lever mo, bubukas siya. So, aatras yung bola natin dito. So, papasok yung hangin. Then, bleed mo lang. Yun. Open and close yung mangyayari sa kanya. So, hindi na tayo magmamanual, no? So, testingin natin ito sa ating Mi Sporty, mga kamoto vlog. Ito yung ating brake caliper, no? Front caliper natin. So bubuksan lang natin ito mga kamoto vlog. This one din, ipapasok natin ito. Pag ganun. Bubuksan lang natin. Pag pinress mo kasi yan, may lalabas na brake fluid. So yun, yun yung isang example. So ito yung gagamit natin. So pasok natin to. Check natin yung brake master, kailangan di mawalan to ng brake fluid. So yan, may laman. Tatakpan natin. Then, i-bleed natin yung buong system. So, makikita nyo, may papasok na brake fluid yan.
Kaya nakikita nyo mga motovlog eh. Sabihin na natin, sayang. So kanina wala siyang pressure. Ngayon ang bilis, saglit lang. Wala pang ano, napakabilis niya mag-bleed. Ayan, matigas na siya, oh. Hindi ko na siya mapisil mga motovlog. Ang bilis niya mag-bleed. Talaga napakabilis. Kasi, ha, once pinisil mo to, yung pinakabola rito, umabara yan, umaganon. Pag ganun ang labas ng bola, umiipit siya. O kaya pag pinras natin siya dito, oh, ayan, pakatigas. Ah, pinipilit ko lang yan, pakatigas na niya. So, napakabilis mag-bleed kapag may ganito ang kit mga kamotovlog. So, halimbawa, so sa pagtasara nito, kailangan i-press nyo lang tong ito. So, ayan. Pag lumaban na siya, ayan. Sobrang tigas na. So, ilock nyo na siya doon sa baba. Ayan. Okay na siya. So, ilalock nyo lang doon. Then, bunutin na natin to. I-press nyo kasi may laman sa sayang. Ano pa walan? Para mawala yung laman, i-blow nyo lang. Ito na. Nandito na mga... Yung laman nito, nandito na ito. Kuha na natin. Then yung pinaka brake master natin, lagyan natin ng brake fluid. So ayun, tapos tayo mga kamotovlog. Wala pang isang minuto. Ang bilis lang mag-bleed. Gamit itong ginawa nating DIY bleeding kit para sa ating caliper. So, napakabilis lang. Wala pang isang minuto. Ganun lang siya kabilis. Kesa magmano-mano tayo mga kamotovlog, gumawa na lang tayo nito o maghanap kayo ng ganito sa inyong bahay. No? Napaka-effective niya. So, ayun, hanggang dito na mga kamotovlog yung ating video. No? So, sana nakatulong itong video na to. Using this one. And huwag niyo kalimutang mag-subscribe, mag-like, mag-comment at huwag niyo rin po kalimutang pindutin ang notification bell para updated kayo sa mga susunod kong i-upload na video. So hanggang sa muli mga kamotovlog. Bye-bye.